pag mga portrait, gusto nila yung aperture na malalaki kasi na, nakaka-blur ng bagay. Mga parang pang-artista yung dating. Pag-uusapan natin isa-isa. So yan, ano? Yan, ito yung mga lalaking camera para habang dinedemo ko, mas maganda siyempre kung yung camera ang ginagamit nyo lagi, yan yung dala nyo rito para siyempre mamasanay na kayo. Mamaster nyo yung bawat features kasi, halimbawa yung mga Fujifilm cameras natin, highly customizable, yung mga button sa likod, pwede nyo i-set kung ano yung function nila. No? Para mas mabilis yung shortcut, mas madali tumulis natin mahanap yung mga white balance, ganyan. Diba? So mamaya, pa-familiarize natin isa-isa yung mga bawat features nila. Okay ba? Ayan. Alam nyo kung bakit? Okay, kung nakatipto kasi, parang humahaba yung legs na ganyan. Siyempre naka-off balance. Hindi naman ako capture ng camera kasi fraction ng second lang yung kailangan. Kung nakatipto ganyan, so, parang humahaba yung legs, tumataas yung eto, tsaka eto lumalabas. Tapos parang nakaka-sexy. Kumbayin mo pa yun doon sa mga yung pagilid effect na ginagawa ko gano'n. Ayan. Mukhang ewan pag ako gumagawa. Pero pag kaya ito, sigurado, ganda sa camera ito. Diba? Ayan. Ayos ba? Pwede, di ba? Ayan. Tapos, ito, pangalawa, pag-posing-posing muna, kayo yung pipicturean. Yung kayo pipicture, mamaya konti. Yung pag-smile. Okay? Pag nagsasmile tayo, sasabihin natin yung salitang mayonnaise. Ano yung mayonnaise? Siyempre yung mayonnaise, kaka-pronounce mo, medyo pang-alibang town center. Mayonnaise. Yeah. So, konti lang, hindi masyadong kita yung mga bagang ganyan. So, ayan, lecture naman ko kasi. Mayonnaise. Pwede na yan, mga pang-profile picture yung dating. So, try nyo sabihin yung salitang mayonnaise. 1, 2, 3. Nice one. O yun, pagka lalagos ng konti yan, huwag masyadong sagat. Parang kasi parang pag-ibigin eh. Pag binigay mo lahat, baka abusuhin mo. Konti-konti lang magtira ka para sa sarili mo. Okay? So, yun ang photography. Konting tips pa lang yan kung paano mapicture ng maayos. Tapos, alam mo, paano tanggalin yung mga... Minsan, di ba, doble baba? Ako nga, triple baba kasi pahaba na akin eh. Di ba rin yung mga taba dito? Di ba? Yung dila nyo, itulak nyo yung ipin nyo sa taas. Yung, ewan ako ha, pero sa picture, nakakatanggal ng ano to, nung pats dito. Hindi nyo kailangan magpa-belo. Ano, itulak nyo lang yung dila. Diba? Ayan. Try nyo yan ha. Magpapipicture lang kayo. Ayan. So, siyempre yung mga dimple nyo, palalabasin nyo kung konti. Ako, minsan, sinasagad ko eh, pero parang nakakatakot minsan. Okay? Okay ba? Okay? Sige, next slide. Ayan. The exposure triangle. Ito medyo magiging technical lang tayo ng konti dito. Pero, sana masundan nyo kasi importante ito. Exposure. So, sa exposure, meron tayong shutter speed, aperture, tsaka yung sensitivity, yung camera ISO. So, na-encounter nyo na ba yan? Okay. Unang-una, yung ISO. Ay, sige. Shutter speed. Shutter speed, yan yung time kung gaano katagal nakabukas yung inyong shutter. So, para makakuha siya ng ilaw, magbubukas siya ng matagal. So, mas matagal na bukas, mas maraming ilaw na pumapasok. Diba? Ang drawback naman nun, pag mas matagal siyang nakabukas, yung motion, hindi niya makapture ng, na, hindi niya ma-freeze. Medyo nag-blur. So, ano ba pag ako kumakaway na ganyan? Kuya, picturean mo nga ako. Kumakaway ako. Ang shutter speed mo siguro, 1/8 of a second. Ayan. Pag ganon, yung kamay ko, blurred yung pag ganon. Diba? Pero pag kakinuha naman niya ako, 1/1000 of a second, pag ako kumaway na ganon, mag-freeze na ganon niya. Parang naka-steady lang. Parang electric fan, pag pinicturean mo ganon, ma-freeze niya yung tatlong blade na capture na para hindi umagal ng electric fan. Pag 1/1000 of a second. Pero pag bababa naman, say mga 1/10, 1/8 of a second, makikita niya talagang ano, mukhang umiikot, blur. Diba? So,
mas malaki yung bukas, mas maraming ilaw na pumapasok. Mas mabilis, nakaka-freeze ng action, pero konting ilaw pumapasok. Okay yun kapag maliwanag yung sikat ng araw. Diba? Kasi maraming ilaw eh, diba? Sandali lang, kaya niya. Pag mga gabi, ayan, kailangan mong buksan yung shutter na matagal. Kaya minsan, diba, pag pinipicture ng mga master photographer yung eto, halimbawa, ito. Matagal na kabukas yung shutter niya para makuha niya ito, ito, kasi madilim yan. Tapos, minsan, yung EDSA, pakita niyo yung mga streaks ng ilaw ng mga dumadala sa sasakyan, parang nagte-trail. Kasi matagal na kabukas eh, no? So, minsan, 2 minutes, ganyan. So, yun. Kasi nga, yung mga stars eh, di ba? Nakabukas yung shutter ng ano, nasa B setting. Tapos siguro 15 minutes nakabukas. So yung trails ng mga aeroplano, yung mga stars, nakikita natin na parang may ano, parang may comet na dumaan, gano'n. Sensor. So, ginagawa niya parang ISO 200, yan yung pang mas maraming ilaw. Ang okay dyan, magandang-maganda yung parang quality, yung grain niya, hindi masyadong malalaki, hindi masyadong obvious. Ang problema naman doon, kailangan niya maraming ilaw kasi ano siya, hindi siya masyadong sensitive sa ilaw. Maganda rin siya pag medyo tanghali. Pag tinaas mo naman, ISO 6400, halimbawa, okay yan pagka mga madidilim na sitwasyon. Pag gabi, indoors, o kaya sports, so kailangan mong makakapture ng mabilis na action. At ito naman, aperture. Aperture, kung mapapansin nyo yung mga lens nyo, sumasara yan, gano'n. Ayan, diba, yung aperture yan. Diba? Ayan, so mas maliit na gano'n, mas konting ilaw yung pumapasok. Mas malaki, so halimbawa, 1.4, ganyan. May mga 1.8, 2.8, ganyan. Malaki yan, ganyan. So, mas maraming ilaw din yung napapapasok nyan. Tapos, ang effect, yung depth of field, mas blurred yung background kaysa dun sa nakafocus. Okay, explain ko lang mabilis yung depth of field. Mamaya papag-usapin pala natin yan. Ganun yung thumb nyo sa ano? Ganun yung thumb nyo sa yan, okay? Yung, sa thumb nyo kayo tumingin, ha? Yung kayo nakafocus. Tapos, dun sa thumb nyo, blurred ako, di ba? Pag nakatingin kayo sa thumb nyo, blurred ako. Ngayon, i-focus nyo sa akin yung mga mata nyo. Ayan. Yung thumb nyo naman ng blurred. Yun yung depth of field. Ibig sabihin, ang kaya lang nang i-focus ito, tapos yung background, hindi niya ka-focusan ng sabay. So, yung lalim nun, minsan, halimbawa, yung mga camera natin, pagka naka-focus ka dun sa mukha, di ba? Yung background, medyo, ano na, blurred. Yun yung side effect ng malaking-malaking aperture. Kasi mas marami siyang pinapasok na ilaw, tapos yung focus area niya, narrow lang. Sabihin, yung focus na dito lang, hanggang dito focus, hanggang dito focus. Yung mga nandun, yung mga nagpa-parts, blurred na yung mga yan. Ngayon, pag nilitan mo, sige, lalalim yung focus. Diba? Kung gusto nyo, makakita yung mga nasa likod. Halimbawa, nasa ano kayo? Banawe Rise Terraces. Yan. Diba? I-picture lang kayo, maliit yung aperture, yung Banawe Rise Terraces, malinaw, kayo malinaw. Diba? Kaya nasa-smile kayo gano'n. Kasi pagka malaki yung aperture naman nun, tapos pinicture lang kayo, Banawe Rise Terraces yung likod, minsan, baka blurred yung Banawe Rise Terraces. Hindi halata na nandun kayo. Isipin, nasa garden nyo lang ng lola nyo. Diba? Yun. So, yun yung combination ng tatlong yan para makuha mo yung tamang settings ng camera mo. Ano ba ang focus mo? Makakapture ng speed? Makakapture ng background? Makapag-blur ng background? Or maximum sensitivity? Para sa dilim, ganun. Kaya sa squirts. So, kailangan nating practicein itong tatlong to. Okay? Okay ba malinaw? Ayun, no? ISO, pag nagtaas ka ng ISO, magiging grainy, pero magiging sensitive. Pag nagbaba ka, wow, yung grain, hindi masyadong halata. Pero, kailangan niya maraming ilaw. Maribilan to, no? Shutter speed, pag nagtaas ka, pag binilisan mo, makaka-capture ka ng action, pero yun lang, sobrang daming ilaw na dapat
nakikita ng camera nyo, gagamit na ng flash or maliwanag yung sikat ng araw. At yung aperture naman, lumalalim yung depth of field, tsaka lumababaw, no? Lumalaki at lumiliit, no? Pag mga portrait, gustong-gusto nila yung aperture na malalaki kasi nakaka-blur ng bagay. Mga parang pang-artista yung dating. Kasi halimbawa, pag nakafocus yung mata mo dito, minsan yung mga sobrang nipis ng depth of field, yung mga tigawan mo, nabu-blur na. So, hindi masyadong kukita yung mga imperfections. Di ba? Ayan. So, ako gustong-gusto ko yung mga ganyan. Prime lens, tapos aperture na malaki. Mamaya, more on those lenses later. Next slide po. Ayan. Composition, angle, and depth of field. Yun, no? So, kung sinabi yung composition, eto, mag-uusapan muna natin, mga converging lines, mga rule of thirds, tsaka foreground and background elements. Tatlong bagay muna, no? So, eto, halimbawa, tignan natin yung picture ng kabayo na to. Yung subject, pansin natin, hindi, medyo ano siya, hinati sa tatlo yung frame. Nakita niyo po? Nakita niyo po yan? Yan, no? Nakahati sa tatlo yan. Yun ang tinatawag na rule of thirds. Kaya minsan yung mga cameras natin, mga Fujifilm natin, di ba may mga grid? Yan. Yan po sa rule of thirds. Parang guide. So, hanapin nyo yung tatlo na yan. So, halimbawa ito, nandito sa mga puno yung rule of thirds yung isa. Ito, nandito sa may ulo ng tao. Ganyan. So, hindi siya sa gitna para may sense na mukha siyang gagalaw pa ganun. No? Hindi natin nilalagay yung horse na parang nandito kasi parang kung nandito lang yung frame, parang tatama na yung ilong niya. Yan. Kaya minsan tinatakasan natin yung ano, yung megapixel, yung ano, resolution ng camera para pwede natin siyang i-crop sa mga application natin o sa Photoshop, ganyan. Yun. Pero yun, no? Rule of thirds, no? Naka-divide sa tatlo. Ito rin. Hindi siya nakahati sa totally gitna yung horizon, no? So, medyo may sky, tapos meron ditong elementong palalim. Yeah, rule of thirds. Diba si ate, nasa medyo bandang one-third, no? Kita nyo yung ano rito? Yung space na yan, yung negative space. Kaya parang may tension. Diba rin syempre, pag yung tension ang nasa gitna, yung mga subject, yan. So parang ine-emphasize mo talaga kung gano'n sila kahalaga. So ito, kung halimbawa ito yung rule of thirds sa stage natin, na-divide natin sa tatlo yung stage, develop talaga yung mata dun sa photography. Ito yung kailangan talagang i-practice. Hindi makukuha sa isang araw, pero yung matagal na proseso na hahanapin mo yung shot mo, i-compose mo, maghanap ka ng mga lugar na kung saan na maganda mag-picture, yan yung edge ng mga pro photographers natin. So, halimbawa, eto, kita nyo may mga textures, may mga lines, yung kulay, kung paano, gano'ng ka-warm yan. Ano ba ito? Umaga o gabi? Parang ano yun, no? Kapit hapon, kapit sili, no? So, yan. Kasi ito, kay Ate Girl. Makita nyo ba dyan? Ito. Kita nyo yung ilaw sa buhok niya. Yun, ano ang pinaganda niyan? Na-blur yung background, tapos naka-isolate, kuma-highlight yung ilaw sa ulo niya para sumiparate siya dun sa background. Yung minsan gano'n, nagsistation sila ng mga remote na flash. Para pagkatamang gano'n. O kaya, maghintay ka ng